Radiant Team Ban. Dire Team Ban. Remaining. 5 seconds remaining. Radiant team back. Radiant team pick. Game. Hello! Ayan kami, nagbabalik for more Dota 2 action dito sa Kuya Nick's page for BTS Pro Series. At kami pa rin ni JB, ang inyong magiging casters for Among Us versus New Esports. Yes, and guys, do not forget to follow us on our social media accounts. Yes. Andyan yan sa may ibaba. Check nyo na lang mga kaibigan. And game number 2 na nga ng Among Us versus New Esports. At Among Us, road to 12-0 na ba? Yun nga, ang ganda ng standing nila, undefeated, untouchable team. Leg tama. Para sa ano, sa group stage. So maganda ang pasok ng ano, ng Among Us, di ba? Ano, debut match. Ito yung ating current standing. Ayun, no. Hindi pa updated pala to, mga kaibigan. Hindi pa updated, pero Among Us, ano na sila? 5-6. 5-6? Winless record, tas Among Us 11-0 at the moment. Ay ay ay, talaga. At Execration and Fanatic might sila ang want to step up. Bottom 2 natin, yan. Kailangan nilang manalo, kumuha ng win, 'di ba? So wala pa silang napapanalong series, puro 1-1 lang. Yung nakukuha nila, kaya 0 pa rin yung ano, yung score nila doon sa series record. Ayan. So surprisingly, itong mga top teams ng mga nakaraang tournament ay nasa bottom dito sa BTS Pro series. Pero understandable naman dahil para sa akin, Fanatic, sobrang dami nilang pinagdaanan na roster change. Oo, diba? Ngayon, nung unang day, bagong pa lang si bagong balik si Ice tsaka si ano, si AU. Si AU, oh. Tama ba? Tapos kinabukasan naman, nawala si Ice. Tapos, yung parang ganun, parang tatlong beses ata sila nagpalit ng players. So, sobrang hirap nun for Fanatic dahil yung adjustment, di ba? Adjustment sila. For Execration, ganun din. Si Carly naglalaro nung mga una-una, then bumalik si Ken. Yun nga. Well, okay naman na ata dito ngayon si Ken. At, well, tignan natin kung ano ba magiging resulta kung si Ken ang nailagay na pyesa dito sa Execration, diba? Baka okay naman na yung ano kasi nila. Kasi sila na yung matatagal na ano, na magkakasama. Pero commended pa rin naman si Kuya K dahil maganda naman yung performance niya doon sa mga nakaraang games ng Execration. Pero anyway, eto na tayo, Among Us versus New Esports. Hintayin na lang natin yung mga last picks. At sa mga viewers natin dyan, habol na kayo sa pnxbet.com and use our promo code Lupon WXC. Yes, so ang kagandahan dito sa pnxbet dahil ay pwede pa kayong magbet habang ongoing yung draft. Ay, oo, pwede. Yes. Nakikita ko dito sa Among Us, Snapfire ba? Pwede sila mag-snapfire offlane eh, si Kuko, lalo na meron silang Void Spirit. Ay, pwede. Void Spirit, Faceless Void, diba? Pwede mag-snapfire, pero meron na naman na silang ano eh, may Mirana na sila. Ay, band pala, sorry, ayun oh. Nasa ibaba ni Invo. Sorry, di ko binan na din ng New Esports para wala. Pero may Mirana naman sila na may Attack speed, diba? So, kahit papano, at New Esports, Arc Warden. Arc Warden dito ni DDC. Nabanggit ni Kuko na nagka-team siya bigla pero di niya sinabi kung ano. Kailan? Ngayon? Or kagabi? Ako alam ko yan. Chika ka sa inyo makakaya. Ano yan? Huli naman sa chika. Secret. Mas alam ko yan. Grabe. Alam ko yan. Eh, si ate akit talaga, ano? Nasagap ko na yan matagal na. Hindi. Okay. Wala na. It's over. Basta ano to, ang clue dito, bagong team talaga.
Ah, okay. Parang alam ko na din. Okay, AM. AM now for Among Us. Ano to? Pause 5 Baseless Boy din? Ah, hindi, pause. Si White man yun eh. Akala ko. Ayun na nga. Nilabas na yung AM dito. Pero ano bang tingin mo? Offline. AM and Arc Warden match up? Pwede. Kaya naman, kumbaga, scaling wise, almost on par. Almost on par yan si Antimage tsaka si Arc Warden. Ayun nga. But still, nasa apat na lang yan kung maganda yung ikot nila. Abed Baseless Void. Mid-FV, mga kaibigan, against the Arc Warden. Arc Warden mid, no? Mm-hmm. Kaya ba? Kaya ba? Void at ano? Arc Warden? Kaya naman siguro. Kasi, yung kay Arc Warden, burst yung ano niya eh. Burst yung spark rate niya eh. So, matatime mo ko lang yun yung Faceless Void. Ang problema naman sa Faceless Void kasi yung mga DPS. Diba? So, pagka na-reverse siya dito ni Arc Warden, meron siyang way to save himself with the time walk. So, doable. Lalo na si Abed naman kasi ito. And meron siyang pang jump in, pang lockdown, pang give ng space dito nga kay AM. Diba? Akala pero ko nga, para sa akin kasi, ang daming pang sustain at escape mechanic dito ng ano. New esports. Pwede na lang yung swap ni Mozun, di ba? Oo nga eh. Ember Spirit. Yung healing galing ni Barry. Phoenix. Mm. Okay, okay. So, ito na nga ating game. Interesting draft. Interesting draft nga po dito. Pero new esports, kung sakali, nakakita na tayo na itong ano eh, Beastmaster tsaka Enchantress eh. Yung Alliphorus ni Beastmaster, inaagaw lang Enchantress, di ba? Sinusulot lang din niya. Parang ano lang din, parang Chen lang ah. Last time. So, ito na. Ito na nga. Game number 2, the last game for the series natin for BTS Pro Series. Among Us versus New Esports. Yun. Kanino ba kayo dito mga boss? I-comment nyo na dyan para mapag-usapan naman natin. Though, medyo late ng 5 minutes yung reply namin. Oo. Kaya mamaya, kung isa-shoutout namin kayo, mamaya nyo pa ito maririnig. At yes, hello sa ating 1.8K viewers. Yun. Keep on sharing the stream. At syempre, like nyo na rin Kuya Nick's page para ma-update kayo sa mga schedule natin ng games at kung sino yung mga magiging casters ng inaabangan yung games. Pero, pakilala na muna natin ang mga maglalaro dito. Among Us, Kuku for the Kunkka, Abed as the Faceless Void, White Mon on the Enchantress, 23 Savage sa Anti-Mage at Jabs for the Mirana. While for the side of New Esports, Mozun sa kanyang Vengeful Spirit, Yamate on Ember Spirit, Candy Luna sa Beastmaster, Baron Phoenix, and Arc Warden gagamitin dito ni DDZ. Yun. Okay. Oh, GLHF. Napaka-friendly naman ng mga... keep the community clean, di ba? And non-toxic. Ayan. So, ayan. So, hello kaya Hubert, Bale, Benzon, hello. Kay Raven Hernandez. Pabati daw silang mga frontliners. Hello po at mabuhay po kayo. And keep safe. Yan, kay Mark safe. Carlo Escarcha. Ayan. Kaya Malcolm Lee, mamaya pa daw laban ng TNC, kaya magkakas mo na si Armel. Oh. Raven Hernandez, hello din sa iyo. Hello, hello. So, kuha na kayo ng mga foods nyo dyan dahil lunchtime na. Oo nga. Dota and chill, di ba? Dota and chill. And speaking of lunchtime, order now at Wendy's and call 8533-3333. Arrow, magmimiss dito. Okay. Taking and securing some bounties. Okay lang naman ang ganap. 2 for 2 ata ang mangyayari dito, Seb. Oo. 242. So, ito na nga. Mukhang magta-try lane sila dito sa bottom lane, no? Ita-try lane nila yung Beastmaster at si Phoenix. Kasi madaling maharas dito ngayon sa AM. Siguro, ano lang, early lang naman. Early lang naman nila itong gagawin. Ah, hindi na. Hindi na sila nag-attempt ng kill. Out na agad si Mirana. Ay, sabagay, madedelay yung level ni AM eh. Kung sakali. Oo. Tama si Adrian. Kayang-kaya ni AM kasi pumasok sa bubble. So, yun lang naman ang kailangan mo eh. Para sa isang Arc Warden, yung kayang makipag face-to-face. Oo, sa kanya. Okay. Oh, understandable. Kaya din naman talaga nila ito kinuha. And bukod doon, yung scaling potential. Kasi yes. Pag ang AM, ano to eh. Kumbaga walang ceiling yung hero na AM. Diba? Kayang-kaya niya talagang makipagsabayan, mapa early up until the late game. Actually, early, medyo hirap. Medyo hirap yan. Pero sobrang hirap din naman patayin. Kaya, ayun. Mm-hmm. But on the mid lane, namukhang goods naman ang Arc Warden, no? 6 versus 5. Sabayan lang sila ni Faceless Void dito. Yep.
Ayun nga, gaya nga nung nasasabi natin kanina, Time Walk is the key for Abed. Ang kaibahan, si Didi si Dito, eh talagang chine-JP-JP na lang yung buhay ni Abed dahil matagal yung cooldown ng Time Walk na meron siya. Diba? So, Didi si just securing that one. Oh, first blood by White Mod. First blood pa nga, ng Among Us dito. At mukhang second kill pa nga. Nakupo, ang kati niyan. Yun lang. Yun lang. Walang mana dito si Candy Loon. Yun lang, medyo mahihirapan din sa makipagsabayan sa isang AM. But Abed was able to survive that first attempt by DDZ. Pero knowing that that's a faceless void, magpa-farm at magpa-farm lang muna yan sa lane. Diba, kuha muna ng XP bago siguro manlaban. Okay. Ember Spirit pala dito sa sa new esports. Ember Spirit carry, no? Oo, Yamate. Ember Spirit carry nga ito. Pero kasi, malaki naman yung tiwala natin sa isang AM. Baka yung kaya niyang pumalag. Though ang new esports dito, yung Ember kayang lumaban, yung carry nila. Diba? Kumbaga siya din yung isa sa mag-i-issue ng teamfight later. But there's gonna be the torrent and the arrow setup. There's Kuku taking Yamate down. Yun nga. Torrent arrow setup sila dito sa taas. So, magandang laning ng Among Us dito. So, 2-0. And the less than 1k gold lead na nga almost 3 minutes into the game. So, pag 4 minutes, iikot na din ulit yan yung mga supports. Okay. Pwedeng-pwede nga nilang magawa yun, mga kaibigan. Though, good start ito for Among Us. Diba? Maganda to. Magkakaroon sila ng space. For new esports naman, medyo okay ang ganap. Kahit nung papano. Yes. Diba? Na-hold pa rin. Ano pa lang, wala pa tayong masasabi as of now. Pero Torrent connecting on the Ember Spirit. Kati, oh. Anong country daw yung new esports? Malaysian team. Ayan nga. So, ito. Palag-palag lang. Yamate solving nga para mas makabalik siya sa kanyang lane. Slight of fist lang naman. There's gonna be the Hadouken for Candy Loon. Pero nakapagsalbo naman siya dyan. Okay. So, both players from the bot of New Esports are solving up. Pero, habang nangyayari lahat ng yan, si AM, ang saya ng buhay. Oo. Diba? Nakakapag-farm. At kita naman natin dito, sunod-sunod dito yung Among Us. Pero nangunguna pa rin si Arc Warden doon sa last hits and deny. So, 10 minutes lalabas yung yung net worth natin. So, chill lang kayo dyan. Yan nga. Relax lang, mga anong game kaibigan na daw to? Game number 2. Pero tamang normal lang dito. Icarus Dive will be used. Ginigisa daw ng ML community si Teams. Ako para sa akin, okay lang naman yung yung opinion kasi ni Teams yun eh. True. So, tanggapin na lang natin yung mga opinions. Oo nga. Pero no hate against ML, di ba? Pero wala tayong magagawa opinion niya. Pero Torrent, naku po. One more hit. Ay. Ang ganda. But the leap might be enough to finish him off and Jabs know or Jabs knew na support lang naman ako. Okay lang yun. As long as carry yung aking napatay, magic missile to take down Kuku, dun lang sumama yung sitwasyon. Diba? Dalawa pa silang napatay dito niya, no? Ni Kuku doon sa taas. Yes. Ayun nga mga kaibigan. Kanya-kanyang opinion naman tayo eh, di ba? Hindi naman pare-parehas ang naiisip na natin. Kung ganun na opinion ni Teams, wala tayong magagawa. Tanggapin na lang. Oo. Honest opinion nga. Yes, si guys, honest sabi opinion ate, nga eh. Ayun no, diba? Honest din ang nangyayari dito ngayon. Mukhang tunay ang matatanggap ni DDZ. Time walk, ang ganda. Diba? Ayun lang ang kanyang gagawin. And the kill goes to Kuku. And good rotation for Kuku. Kumbaga napaganda pa yung pagkamatay niya kanina. Diba? Dahil napatipis siya sa mid. Sakto wala. Yes, lang. Yes. Ayan na nga, shoutout sa inyong lahat dyan. Kay Clark Aledge. Yo. Kay Rafi Galvez, Rems, Kabaya, Clarito. Lag daw ba? Sa amin po hindi naman. Opo. So, siguro try nyo lang i-refresh or... Or babaan yung resolution kahit papano. Siguro po, baka sa ano nyo na yun, sa connection. Yes. So, refresh lang. At yung tip nga nung iba dyan, sa Facebook Gaming kayo manood, yung yun. App mismo ng Facebook Gaming. Siguro. Pero, White Mon dito, yun na nga. Naku, alagay! Ang sakit! Sipin mo yun, Trinador ka nung kasama mo. Trinador siya nung Hellbear, mga kaibigan. Barry. Ang ganda rin ang pwedeng gawin ni White Mon dito. So, kunin niya yung kukunin niya lang yung bear. Oo, and then. Tulad nga na nakita natin kanina. And, kung ano man yung makuha dito ni Barry. Ay, tama. Hindi, ni si Barry. Si,
Beastmaster. And ayun, napaganda nga dito ng ginagawa early Among Us. Start for Among Us. 5-2 na po yung score natin. Mm-hmm. So 2K gold lead na din. Oh no. They know that there is something that's happening. Arrow will connect onto DDZ. He might sleep onto the mid lane. Fozu no mana Fozu to get with the HP. Ang gandang commitment dead. Na Among Us. Apat sila na pumunta. So more space para kay AM. Yun na nga, early game pa lang. Nabibigyan na agad dito yung Arc Warden. Pero once kasi na maka... Bakit? Midas tapos Maelstrom Mabilis Travel yan. Pwede yung makahabol sa farming. Pero ito kasi yung sagot sa isang Arc Warden, no? Yung early phase. Kailangan yung maipanalo. Oo. And maaga-aga yung pacing na ginagawa dito ng ano ng Among Us, which is very tawag doon, complimenting dahil ngayon carry nila nakakapag-farm din na mas maaga. Ang AM, alam naman natin, once na magka-two items yan, sakahin sasama. Diba? Fury and Manta. Well, with the thing that's happening with Among Us, kayang-kaya niya na talagang makisama at makisabay siguro at the 25-minute mark. Diba? Pwede yun. At dito na nga, going for Battle Fury, na din si 23 Savage, sitting at level 7. So, nangunguna talaga siya pagdating din sa last hits and denies, diba? True. Kung compare natin sila ng Ember Spirit, malaki talaga yung gap ni, ano, ni 23 Savage. And against the Arc Warden himself, which is nasa mid lane siya. Okay, ang winning condition naman ng new esports dito ngayon, give space for Arc Warden. Yes. Diba? We see boss na Chinese yung name. Chinese or Japanese. Hindi daw siya maka-DM, buying voucher. Ako po. Kung walang sumasagot kay Kuya Nick, pwede ka pong mag-PM sa page ko, Aki Maru, or sa page ni Kuya D. Yan, so may mga active tayo na... Sellers. Voucher man, pero okay, ang ganda nga arrow. Wala. I will take down the Beastmaster, plus... objective pa sila dito sa bottom. Ang ganda yung ginagawa ng Among Us, mag-aapat sila once may chrono. Pag walang chrono, itong tatlo lang lalaban, which is kayang-kaya naman talaga nila with the X mark, arrow, combo, sure may madidilig. Oo. Diba? Ako po. Opinionated naman. Oo. May kanya-kanya naman tayong say sa buhay, mga kaibigan. Diba? Ayan. Respeto na lang din sa kung ano ba ang kahit kanyang naisip. Kahit naklip pa yan o hindi, kung narinig nyo naman yung sinabi niya, di ba? Ganun talaga, opinion niya yun eh. Kanya-kanya yan na. Kahit i-bash nyo siya, wala naman siyang pakisasabihin nyo. Papakayama. Yun lang para sa akin na. Kahit awayin nyo si Teams, wala, opinion niya yun. Tapos pag i-bash nyo siya, di lang naman yung kayo papansinin eh. Ayun nga, mahirap kasi dito sa atin ngayon, ang daming FB police. Oo. Ayun nga, ang daming FB police. Di ba, sariling opinion lang naman yun, mga kaibigan. Huwag na natin silang ano yun. Ang mga ganapan dito ngayon yung kailangan natin pagtuunan ng pansin. Yo. Dahil itong si Arc Warden, pag nagkaroon nga ito ng Midas, gaya na sabi ni Ate Aki, pwede pa rin maging ano, maging problema Midas ng Amokas. Midas Travel, Maelstrom. Oh. Yan ang unang kailangan niya para makasabay sa farm ni 23 Savage. Pero as of now, pang top 3 siya dito sa last hits natin. Oh. And ang taas ng level ni 23 Savage for an AM, 10 minutes into the game, level 9 na siya dito. Oo nga eh. Baga, kayang-kaya naman kasi niya talagang makapag-pressure ng new esports. Knowing, baga kahit ganito lang yung nangyayari ngayon, sa isang AM, wala siyang kills, di ba? Pero sa farm, at saka nadadaman ng new esports na, teka, asan yung AM? Parang, hindi nila mahanap sa, hindi nila man lang mabisita or maikutan ng smoke kahit papano. But still, ang ginagawa na lang ng new esports dito ay sasabayan yung objective na ginagawa ng Among Us. So, they're going for the push just sa bottom lane. Magre-react naman si Abed dito. Okay, Abed going in. He still got the Chronosphere popping that out. There's Mosen with the swap out for Yamate. Yamate might be saved here. Pero masaya naman na dito ngayon yung Among Us sa dalawang makukuha nila. Candyloon together with Mosen, support, and the offlaner, the space creator of new esports, will be taken out here onto the bottom lane. Diba? Sulit naman dahil... kahit sabihin nating apat yung nag-react, AM is still farming. Space pa din na may tuturing. Yes, sabi ni Adrian, counter na counter yung Beastmaster kasi enchant lang nakaw na agad yung dominated creeps ni Beast. True. Agawan lang sila ng ano eh, no, ng mga neopets. Ayun nga, mga neopets nila dyan. But,
In terms of push, Ate Aki, hindi ba't parang medyo bumabalik to for new esports? Pero teka lang, pamaya na nga yung sinasabi natin. Yung chika-chika. So they don't have anything na maibabato for now. Kaya disengage na muna ang Among Us dito. They don't have Chrono. Wala rin silang Ghost Ship. Wala rin MLS. Pero yun nga, gaya nga nasabi ko, hindi ba't parang bumabalik to doon nagbabackfire yung draft ng new esports? Dapat sila yung pumupush dito. Yun nga. Meron silang Beastmaster, meron sa Arc Warden. Pero I think for now, hindi pa rin makakapush kasi si Arc Warden. Mag-scale pa siya. Okay. Understandable naman. Pero Beastmaster, they need to make a move here. Uy, invisibility. Uy, okay. Na-swap, na-roar, na-sunray mga kaibigan na apatin dito ngayon si Abed knowing na wala siyang Chrono makakapag-time up. Paano? Paalam, kaibigan. No way out. Oo. Grabe yung chain stun ng new esports dito. And that was a very important target para sa kanila. Important kill. And well played naman din for new esports. But may nakakalimutan kasi sila eh. Level 11 ang AM dito with the Battle Fury. And ang kagandahan dito ngayon, pa-12 pa nga siya. Which is ito na, 2 gaps. 2 level gaps ang naipakita or nagawa ng isang AM compared sa mid lane ng new esports. Kumbaga si Arc Warden, kailangan niyang, hindi naman siguro magmadali, kailangan niya mag-step up with his farming. Diba? Mas pabilisin pa niya yan. May nagtatanong bakit daw may delay kasi. Ayan. Bagong rules po yan ni Valve. So, kailangan lang po nating sumunod dahil tayo ay nakikirestream lang naman ng mga tournament. So, yes. Tease-tease na lang tayo. Mababasa din naman namin yung mga comments nyo. At shoutout sa inyong lahat dyan. Keep on sharing the stream. Yan. Kay Dancy Posadas. Ayan, kay Adrian Kayabya, Bilog Romano, Andre Lachica, Christian Vince Ambida. Okay, ayan na. Chill na kayo dyan mga kaibigan. And let's not promote toxicity, okay? Yes, tamang lang tayo, exchange of thoughts. Yes, tamang yo-yo lang. Ang maganda nga yung ganun, meron na pag-uusapan kahit pa paano. Huwag naman na masamain lahat ng bagay. Pero ito, masama to. Para ngayon sa new esports, kung sakali mamatay yung tagadigtas sa kanilang mga cores, Mozen will fall. And Abed will be taking the kill. But as that happens, AM is now level 13, taking his farm now. He's now sitting at the 8,400 with 8,400 net worth. Beautiful. Oh, sayang kasing gaganda ng mga opinions nila pero hindi natin masabayan kasi meron talaga tayong delay. Okay, nakakatuwa din eh, no? Yung comment section dyan, somehow healthy. Kung kay Team Say, marami nag-aaway-away dito, chill lang tayo. Dahil chill Dota lang naman ang gusto nating ibigay sa inyo. But ito na nga, Roshan for Among Us. So, kayang-kaya nila dito with the help of the controlled units ni ni Enchantress, ni Whitemont. Plus, may Meteor Hammer na nga rin sila. Oo, napakaganda nito. Pang bakbakan. Abang naka-chrono, may follow-up na disable and damage coming from Among Us and Aegis na collected by AM. Hindi ka na nga napapatay, kumuha ka pa ng pangalawang buhay. Ayun nga. Para lang din yan sa possible ganks na security. Pwedeng gawin ng new esports dito. So, pwedeng mangmama si 23 Savage. Pwede niya din namang ituloy yung farm niya. Oo. So, okay. Naku, panikuko yung boundary run, di ba? Nag-dive na siya doon. Nag-commit na doon si Phoenix. So, ba ang thing ngayon dito para sa new esports is si Arc Warden talaga. Kanina ko pa inuulit-ulit kasi kailangan niya talaga mag-step up dahil siya yung pinakaasahan ng new esports. Dahil siya yung winning condition nila. Si Ember kasi, reactive. Diba? Kung sakaling maganda yung pinapakita ng mid lane dito, yung Ember carry nyo, dapat maganda din ang ginagawa. Pero since hindi ganun kaganda yung nangyayari kay Arc Warden as their mid laner, medyo hirap din makapalag si Ember. Yes. Diba? Ayan. Shoutout kay kay John Mav Gaviola. Oy, Guardiola. Ayan, extension ng 25 stars. Wow. Thank you. Salamat po. Ayan. Uy, arrow connecting for Mozen. He might be bursted down. Meteor Hammer by Jabs. He will catch all of it alone in Mozen. Mozen na naman. So, 12-3 ang score natin. Medyo nagiging one-sided na yung laro natin. JB, and this is not looking good for new esports. Sabi ko pa naman kayong maka 1-1, pero bakit ganito ang nangyayari? Oo, apakatindi ng Among Us. Leeg ang tama talaga. Grabe. 12 minutes Battle Fury. Diba, sobrang well played kaya
Kahit 23 Savage. And well played din sa mga kasama niya kasi sobrang space yung nabigay sa kanya. True. Yun lang naman yung kailangan niyang gawin eh. Mag-farm ng mag-farm and he did it right and good. Yes, right and good talaga. But right now, Faceless Void going for the Chronosphere here. Not Chronosphere, I mean Aghanim Scepter. Ayan, one item away na lang ba? Oo, one Ags? Item. Mga siguro dalawa o tatlong creep wave na lang yan for Abed. Grabe din si Abed eh. Kahit sabihin natin na wala pa siya ganong item, yung mga Chronosphere niya on point na on point. Diba ang usay? Well, Phoenix, he's planning to get the Aghanims as well para makakasave siya ng mga taong nasa loob ng Chrono kahit naka-ult lang siya. Ayan. Okay, may X-Mark dito plus to go ship. Ito na nga yung Titanic. Tumama na kay DDC. Nakapag-swap save naman dito ngayon si Mozun. But 23 Savage in a very bad position. Pero meron pa naman siya Aegis. He was able to pop out the Manta as well. Sobrang yaman ng AM. Manta, Battle Fury, 17 minutes. Ay, talaga ay, mga kaibigan. Arrow, ito na dodge, naman. Pero Mozun, patay. Itong si White Moon, buhay pa, pero patay pa rin eventually. One for one trade, and look at the net worth lead, JB. 13K, 13 kills. Yappy doodles. Grabe, ang ganda nang nangyayari for Among Us. Shoutout kay Ann Carlo. Sabi niya, okay lang daw kahit delayed, ang importante na papanood at yun good naman. Vibes lang daw. Yun naman talaga yung maganda, mga kaibigan, di ba? Okay, magandang tanghali sa inyong lahat. Welcome to our stream. Do not forget to share it. Sa mga tropa natin bettors dyan, don't forget to use or register to PNXBet and use our bonus code LuponWXE. Okay? Yes. At eto na nga, they might want to go for the Arc Warden. Okay. Nakapasok na nga sa bubble. Grabe naman talaga yun. Yung tunay ang dinadali. Nakapag Sunray para mabuhay daw si DDC pero patay pa rin siya sa kamay nitong si AM with that Mana Void. Right now, Among Us chasing down the heroes from New Esports pero di mo be able to catch anyone. Off guard. Ayan na. Back na muna mga kaibigan. May nagalit na dito si Atanzanity. Puno kayo tanong kay teams. I-google nyo kasi. Ooh! Galit na yun. No? Kikil si kuya mo. Kikil. Gigil na siya. Relax lang mga kaibigan. Hindi dito tanungan ang mga issue. Sabi ni Isaac. Naman. Boss. Diba? Ano na lang, search na lang sa FB. Kasi kanina pa natin napapag-usapan. So move on na tayo. Opo. Diba? Ayun nga. Isipin mo, delay na nga yung ano namin. Delay na nga kami yung pa din yung topic natin. Diba? Pero yun mga kaibigan. And ang kagandahan naman is gusto lang nilang maging up-to-date. Oo. So, kung ano man nangyayari sa PH scene, esports scene. Pero teka, malayo si AM dito. They will spot on White Moon. Teka, pag si White Moon nakuha, medyo okay lang din naman. Pero the Sunray will be enough to finish him off. Okay. So si AM, wala lang, nagpapasarap ng buhay sa taas. Parang ano, no? Parang ang kalaban dito ng New Esports, Alchemist. Kita mo yung ano, yung level in the net worth gap? 18! Level 18! While si Yamati dito, si Tingat, level 12, diba? Kita mo nga naman, 6 levels away. Away, si 23 Savage. Grabe yung gap nila dito. Plus yung net worth, 15K! While 8K lang si ano, si Yamate. At ito na nga, time walk in. Pero hindi, Yamate was able to escape here. Ay, mahirap to save. Mahirap yan. Pero, syempre, Arc Warden, gaya ng binanggit ko, good scaling hero, but the roar will now be given for Kuku. Na itali, arrow, won't connect, X mark, and the ship combo will connect for Candy Loon. Meteor Hammer, won't connect. Ito na naman ang ating sacrificial love, Mozun. Pero wala silang pakialam. Hindi nila pinansin yung win. Oh, sige, ayan. Pansinin ka na namin. Gusto sana nilang habulin si, ano, si Candy Master, Loon. Oh. Pero wala. Ay, naku po, naka-ags na si Abed. Alakad dudong. Ang hirap na neto. Naku po. Pagka-time walk in, sure talaga yung hampas. Hambalos ni Diva. Pero itong si Jabs with the Meteor Hammer for the tower. Okay pa rin naman. Sobrang ganda na nangyayari ngayon sa Among Us. Kumbaga, smooth sailing talaga sila for this tournament, mga kaibigan. Diba? Ito yung ano, ito yung bagong team, pero
yung synergy nila very on point yun na nga, akala mo sobrang tagal na magkasama. Yun nga, akala mo 5 years na silang naglalarong magkakasama. Oo nga. Ang ganda ng ginagawa ng Among Us dito. So Smoke, 3 months Smoke, ang gagawin nila at mukhang gusto nilang pilitin ang issue dito sa high ground ng new esports. Okay, okay. Oh. Ayan mga boss, kumusta, kumusta? Ayan, search nyo na lang mga kaibigan kung ano ba yung ano ba yung nangyayaring yun about K-Teams. But for the meantime, ito, yes, dito namin kayo update. Smoke for Smoke, new esports together with Among Us, Arrow connecting for Candy Loan. Madedelay yung roar kung sakaling dumaban ng new esports. Okay, 23 Savage will be caught up here. He doesn't have the ages up. Pero 23 Savage will be caught. Mantis Tower will now be pop Mozon. Medyo onti ang buhay. Pati mana, wala na mga kaibigan. Patay muna siya. Ito na nga po ngayon yung barko. Tumama na kay Candy Loon together with the original of TDC. No! There's a triple kill by 23 Savage. That's one for Barry. Was able to dive away. Pero 23 Savage maghahabol pa din ako. Blinking in. There he goes. Ay, ay, ay. Wala patay na naman. Fearless. Ultra kill. GG will be called. Fearless. Grabe. Talaga. Para parang ano, parang na-tilt na si ano, parang na-tilt na si DDZ. Nag-quit na siya agad at grabe, very clean performance na naman from Among Us mga kaibigan. Dota. Goods na goods, dotang-dota. Parang ano eh, mapipredict mo na kayang 2-0 pero somehow diba, umaasa rin kasi ako sa new esports pero wala, hindi talaga nila kayang sabayan. Yeah. Ito talaga sobrang malinis, maayos na performance from Among Us. Imaginein mo na lang kung totoong team talaga to. Naku po. Diba? Totoong team naman sila. Kung, dito mean, lang sa tournament. Sa tournament yeah na to. Hala, after nito, maghihiwa-hiwalay na rin sila. And mga bali-balita, di ba si Abed, babalik na daw ng NA. Uh-oh. Parang ganun, si 23 Savage naman na, sa VG na po siya. At ay, si Kuko, sabi niya may bagong team na daw siya. Ay, ang wala lang tayong balita ay si Whitemon tsaka si Jabs. Si Jabs kung saan ang team sila mapupunta. Part ways na din sila mga kaibigan. Pero mukhang ganun na din ang gagawin natin dahil magpapalit na tayo ng casters yes as we move on to the Beyond the Summit Pro Series tournament today. And ang next match natin would be? Papakita na. Ha? Huh? Fnatic versus Voom Esports. Yeah. So I think next game kailangan na talagang mag-step up ng Fnatic dahil malapit na silang ma-eliminate sa tournament na to. Mm. Direk, pwede ba natin ulit makita yung standing bago yes kami mag-mamba-out ni ano ni JB. Kahit okay, hindi okay pa updated. Pero ooh, yung pinakita natin kanina, 'di ba, Execration at Fnatic ay nasa bottom 2. Sila yung pwedeng ma-eliminate. Uy. So eto to, mag-open si Direk. Okay. Pakita natin yan. Aha. Okay lang, okay lang. Pero yun nga, Among Us, 10-0. So, currently, 12-0. 12-0 ang puntos nila, mga kaibigan. While new esports, this will be 5-7 din. Mm-hmm. Magiging 5-7 ang kanilang score. Pero grabe yung ano ha, grabe yung Among Us dito. Unstoppable. Unstoppable ay, force. Wala talagang makasabay sa kanila and for wala now pa, no pa. TNC Predator ang nangunguna pero ngayon Among Us na kailangan maka 2-0 ng Fnatic para mapunta sila sa lower bracket. At hindi sila ma-eliminate. Okay. Ayan. So same goes with Execration, ganun din yung kailangan nilang gawin. So ayun na nga guys, Voom Esports versus Fnatic ang next series natin. Abangan nyo pa rin yan dito sa Kuya Nick's page. At bago tayo magmamaut, special thanks muna sa ating mga yun sponsors, Wendy's. Ayan, tawag na ka sa 8533-3333. Ayan. At pwede din yan sa Grab at Food Panda kung kayo ay nagkikrave sa mga burgers at Frosty. Ako po, sarap. Diba? Swap. Do not forget, ha? Enervon Active, Predator, Steel Series and Red Bull. At ito na ang pinaka-inaabangan natin. Among Us versus Fnatic, September 20, second series of the game. So, gumising kayo ng maaga. Ang around 2 PM naman yan. So, yung mga puyatero, maaabutan pa to. Yun nga, mga ayan, kaibigan. So, bukas na yan. I-alarm nyo na. Dito pa rin yan. I-cover natin sa Kuya Nick's page. At salamat sa ating mga nakasama. Yes. So, Aki and JB, mamba-out na muna kami. Stay lang kayo for the next series. Bye. Bye-bye.